Mga palangga, maayong aga sa inyong tanan. Dali ka katun, diskubrihon, sang lugar, mga ilonggo. Hi guys! Kamusta? Welcome sa aking YouTube channel. Kung hindi ka pa nakakasubscribe, please subscribe na. And hit the notification bell para ma-updates ka sa mga i-upload ko soon. I think guys, nagtataka kayo kung bakit ako nagsalita ng Ilonggo kanina. Kasi related dyan ang ating topic for today is all about how to travel in Western Visayas in a cheapest way. Pero bago yan, please watch this. Okay, let's start. This is 3 days tour in 3 different provinces. Iloilo, Guimaras, and Bacolod. First of all, ang pinaka-importante sa lahat, ang plane ticket. Always book a ticket as early as you can. If there's a seat sale, please guys, grab agad. Kasi 50 to 70% ang pwede nyong ma-discount. Kami kasi guys, normally we book sa Cebu Pacific kasi sobrang cheap niya guys. Hindi ito sponsor ng Cebu Pacific, ha? Cebu Pacific, baka naman. Charot. Guys, mas makakatipid kayo sa plane ticket na Manila to Iloilo and Bacolod to Manila. Kasi hindi nyo na kailangan bumalik pa ng Iloilo para lang sumakay na aeroplano. Mas hassle-free na, mas tipid pa guys. Ito yung fries pag sale ang Manila to Iloilo and Bacolod to Manila. For the total price of... Okay guys, next is accommodation. Nandito yung mga sample applications or apps na pwede nyong pagbukan online. Kung 2 to 3 days ang ibubuk nyong hotel, ina-advise ko kayo na Airbnb. Kasi pwede ka makakuha ng referral na makakatipid ka ng 1,600 pesos. It's better yun guys. Ito yung hotel price namin sa Iloilo. At hotel price sa Bacol. Alam nyo guys, as a traveler, hindi naman kailangan ng magandang kwarto. Ang importante, may matutulugan ka lang. Kasi diba, ang purpose mo naman is to travel. Am I right? Hindi ka naman kagandahan. Huwag ka nang choosy. Day 1, Iloilo. Hindi ka pwedeng umalis ng Iloilo nang hindi mo napupuntahan ang Stairway to Heaven or ang Garden Farm. I think it's 150 pesos per person at 140 pesos balikan from Iloilo City to San Joaquin and San Joaquin to Iloilo City. This is a short clip of Garin Farm. Please watch this. Welcome to Garin Farm. Kailangan mong akyatin ang hagdanang may 480 steps bago marating ang itaas. Bago ang kalangitan, dadaan ka muna sa dark meditational tunnel, isang madilim na lugar na sumisimbolo sa mga pagsubok natin sa buhay. At paglabas ng lagusan, bubungad ang kalangitan. Hallelujah, hallelujah. Yan ang katagang masasambit mo sa kamanghamanghang makikita ng iyong mga mata. For sure, before lunch, makakabalik ka na ng Iloilo City. Ito ang mga lugar na pwede mo pang puntahan. Molo Church. Molo Mansion. Haro Church. Iloilo Museum. Iloilo Esplanade or tinatawag nilang Esplanade.
Madge Cafe, only 40 pesos per coffee. Hindi nyo pwedeng makaligtaan ang mga specialty nila, lalong-lalo na ang lapas bachoy. Please watch this. Pagdating naman sa lapas bachoy, netongs ang institusyon dyan. Only 90 pesos per serving. At ang ipinagmamalaki nilang siopaw. Ang Roberto Siopaw ay may regular, king, and queen. Pinaka the best ang queen. Pinakamahal nga lang. Only 105 per piece. Di na siya kailangan ng sauce. Perfect! Ang total expenses sa Iloilo ay... Actually guys, marami pa kayong pwedeng puntahan sa Iloilo. Especially ang Gigantes Island. Kaya lang, you need one more day para puntahan niyon kasi medyo malayo. Day 2! Guimaras! Alam nyo guys, dahil sa trahedyang nangyari sa Guimaras noon, hindi na advisable sumakay ng pumpboat kasi nakakatakot, di ba? Hindi natin masabi minsan yung alon or hangin kung malakas ba. Mas advisable ang fast craft. Ito yung fries niya. O kaya Roro. Sorry. Bulol ako sa R. Ito yung fries niya. Pagdating namin sa Guimaras, nag-aantay na si Kuya Mark. Actually, nasa Bulacan pa lang ako, nakonta ko na siya. Kaya pagdating namin Guimaras, madali na para sa amin. Tricycle tour, 375 per person. Sulit na kasi 5 to 6 hours naman eh. Sa mga gustong mag-tour sa Guimaras, please contact those people, Ali Kim and Mark. Eto guys yung mga napuntahan namin. Smallest plaza. Guimaras signage. Man-made forest. San Lorenzo Wind Farm. Mango Plantation. Gisi Lighthouse. At syempre, hindi mawawala ang The Pizza Restaurant na kung saan famous ang kanilang mango pizza. Please watch this. Pagdating naman sa mango pizza, The Pit Stop Restaurant ang bahala sa'yo sa delisyosong pizza. Only 150 pesos per solo order. Maliit lang guys ang Guimaras, kaya madaling ilibutin lahat. The total price of Guimaras tour is... From Guimaras, bumalik kami ng Iloilo. Wala kasing diretsyo ng Guimaras to Bacolod. Sa Iloilo, sumakay kami ng fast craft papuntang Bacolod worth 250 pesos without aircon. If with aircon, is 300 pesos. Okay na yung without aircon. Chusip pa. Day 3! Bacolod Negros Occidental. Actually guys, nag-rent kami ng sasakyan. 700 pesos per person. Mas convenient kasi yun. Hindi na kami mamasahe. Kasi kung mamasahe kami, halos ganun din naman yung ubusin namin eh. Diba? Hassle pa. Okay na rin yun guys kasi siya na rin yung maghahatid sa amin pabalik ng airport. Eto yung mga napuntahan namin sa Bacolod. NGC Government Center or kung nasaan ang Bacolod signage. Balay Negrense. Lagoon. The Ruins.
Kampwestuhan. Actually guys, Kampwestuhan is 200 ang entrance per person. Huwag na kayong mag-avail ng cottage kasi meron naman kayong sasakyan, di ba? Alam ko na sa mga 500 to 700 pesos yung cottage, kaya huwag na guys, sayang lang. Huwag kayong aalis ng Bacolod nang hindi dumadaan sa Manokan Country, kung saan nandun ang pinagmamalaki nilang chicken inasal. Only 90 pesos per order. At syempre, bago umuwi, huwag kalilimutan ang pasalubong. Ang murang bilihan ng pasalubong ay sa Bongbongs. I think yun ang pinaka cheap na bit na pwede mong mabilan. Kaya lang guys, tip ko lang as a traveler, hindi mo naman kailangang bumili or hindi necessary na magpasalubong ka. Kasi naman diba, nagpunta ka for travel, not for buying them. But it's up to you kung you have enough money or marami ka naman datong, why not diba? Total price for Bacolod is... Mag-compute na tayo guys. At ang total amount per person ay sa paglalakbay, marami tayong taong makikilalang dadagdag sa magaganda nating alaala. May kasabihan nga tayo na you only live once. Kaya hanggat kaya at may time, go lang! Kasi ang pera, nauubos yan. Pero ang magandang alaala, nakatatak na yan sa ating puso at isipan. At guys, sa panonood, hope may natutunan kayo. Please, sa mga hindi pa nagsusubscribe, subscribe na. And hit the notification bell para ma-update kayo sa mga next videos ko. Thank you so much guys. God bless. Bye!